Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay ating nasaksiyan ang pagpunta nila Roland at Angela at Zach kina Ashley, at ito nga ang kauna-unahang beses na magsama-sama ang lahat. Sa video ito ay ating ipagpatuloy ang masayang bonding nila Zach at Ashley kasama sina Angela, Roland at ang dalawang magiting na kawal at syempre itong si Bebot. Pero kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa channel ko ay baka pwedeng makahingi ng subscribe sa inyo at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videong parating. So ano pang hihintay nyo? Simulan na natin! Nang makarating na nga ang lahat sa bahay nila Ashley, ay agad naman itong pinapasok ni Ashley sa munti niyang tahanan. Sina Angela, Roland at Zach. At pinagtimpla ng kape at sabi ni Ashley, Angela, gusto mo ba na kape? Umiinom ka ba na kape? At pangiti namang sabi ni Angela, yes Ashley, syempre paborito ko yan. At pangiti namang sabi ni Ashley, sige, pagtitimpla kita. At pangiti namang sabi ni Angela, nako Ashley, salamat sa iyo ah. At sabi naman ni Ashley, sa dalawang mga kawal, kayo po Mang Excel at Mang June, gusto nyo ba na kape? At pangiti namang sabi ng dalawa, kami rin Ashley, gusto rin namin. Naku Ashley, salamat sa'yo tiyak. Magiging mas aktibo at masaya ang umaga namin. Habang nagtatawanan nga mo ito, ang lahat nga ng araw na yun ay masayang masaya naman. Masayang masaya silang nag-uusap kahit na ngayon lang nakapunta itong si Angela kina Ashley. Ay madali naman itong na-approach ni Ashley dahil mabait naman itong babae itong si Angela. Kung sino man ang magiging kaibigan ni Zach, ay kakaibiganin din niya. Nang araw na yun, ay naghanda na nga itong si Ashley pati na rin itong si Bebot. At sabi ni Ashley, sandali lang, ano ang gusto niyong kainin? Magluluto pa ba ako mahal? Gusto niyo ba na magluto ako para may makain naman tayo? At pangitin mong sabi ni Angela, hindi na kailangan Ashley, ikaw talaga kasi may pagkain naman doon. Nakahanda na ang lahat dahil pinaghanda na tayo ng mahal na prinsipe. At pangitin mong sabi ni Roland, oh Ashley, all we need to do is to rock the world and enjoy. At pasigaw naman sabi ni Bebot, talaga mahal na prinsipe, excited na po ako dyan, mahal na prinsipe. At sagot naman ni Roland, tiyak na maging exciting talaga dun Bebot. At ayun nga, lumipas pa ang minuto na makapaghanda na nga itong si Ashley at Bebot, ay umalis na nga mga ito. At habang papalis ang mga ito, ay nagtanong itong si Bebot, kung saan nga ba sila pupunta. At pangitin mong sabi ni Roland, basta ako na bahala bunso, basta tiyak na mag-i-enjoy ka talaga. At ayun nga, sumakay na nga mga ito ng kalesa. Tatlong kalesa nga ang kanilang tinawag, at sa isang kalesa ay si Bebot, si Zach at Ashley ang sakay. At sa kabilang kalesa naman ay si Roland at Angela, samantala sa panghuling kalesa ay si Excel at June ang may sakay. Bakas nga sa mamukha ng lahat ang labis na kasiyahan. Samantala si Zach at Ashley naman ay sweet na sweet pa rin ng mga ito na magkahawa kamay. At sabi ni Ashley, ininong idea ba ito mahal? At pangitin mong sabi ni Zach, siyempre mahal sa mahal na prinsipe. At pangitin mong sabi ni Bebot, Kuya Zach, may lechon ba doon? Namimiss ko na talagang kumain ng lechon eh. Sana po ay may lechon doon kasi ang sarap-sarap talaga kumain ng lechon. At mga oras na yun ay nagtatawanan nga mga ito. At patawan mong sabi ni Ashley, ikaw talaga Bebot, puro ka pagkain. At pangitin mong sabi ni Zach, naku bunso, kung lechon ang hanap mo ay huwag kang mag-alala. Kumpleto ang mga pagkain doon at tiyak na magugustuhan mo yung lahat. At the best talaga ang mga kusinera doon. Kaya naman tiyak na mag-i-enjoy tayong lahat sa pagkain, sa magandang view at syempre sa lugar. Pero marunong ka bang lumangoy bunso? At palungkot mong sabi ni Bebot, hindi po Kuya Zach eh, pero excited na po talaga ako na maligo sa dagat. At pangitin mong sabi ni Ashley, so ganon, so sa isang beach resort pala tayo pupunta. Tama ba ako Zach? At patawan mong sabi ni Zach, natumbok mo mahal ko. Oo Ashley, tama ka dyan. At promise, mag-i-enjoy ka din. At pangitin mong sabi ni Ashley, kahit saan naman ako mahal eh, kahit saan ako magpunta, basta kasama ka lang, kahit saang lugar pa tayo mamasyal sa buong mundo at mapadpad, ay lagi akong masaya at nag-i-enjoy sa tuwing kasama ka. At na mga oras na yun ay muli ngang nagkatitigan ng malakit ang dalawa. Sabi ni Zach sa kanyang sarili, ito na ba ang oras Ashley? Ito na ba ang oras na sabihin ko sa iyo ang tunay kong pagkatao na ako ang mahal na prinsipe? Siguro nga ay hindi na ako dapat
Magtago ng sikreto pa. Kasi tayo na. Pero Ashley, kung alam mo lang na gustong gusto ko nang sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano kong sisimulan. Alam ko na ayaw mo sa mga taong sinungaling, pero nagawa ko pa rin magsinungaling sa'yo na magtago sa'yo. Patawad sa'yo Ashley, patawarin mo ako, mahal ko. Habang nag-iisip nitong si Zach kung oras na ba para sabihin niya kay Ashley ang totoo niyang pagkatao, sa kabilang banda naman sina Angela at Roland ay parang mga robot ang dalawa na limit lang ang mga kilos nila. At sabi ni Roland sa kanyang sarili, nakakainis naman pagkatapos kong aminin sa kanya na gusto ko siya ay parang nakukuryente na naman ako. Bakit nahihirapan akong magsalita? Bakit nahihirapan akong gumalaw? Parang awkward naman ang moment na ito, pero dapat magtsika na kaming dalawa. Baka mabored itong si Angela sa akin at tiyak wala na talaga akong pag-asa. Simula nang malaman ko na di pa pala ako alis sa palasyo ay parang nahihiya na tuloy ako kay Angela. Habang si Roland nga ay gumagawa ng paraan kung paano niya didiskartihan itong si Angela, si Angela naman ay nag-aantay lang ito na una mag-move itong si Roland at kausapin siya. At sabi ni Angela sa kanyang sarili, ano ba nangyayari sa lalaking ito? Nahihiya ba siya sa akin? Langan naman ako ang unang gumagawa ng moves. Ay, bahala ka Roland, kung ayaw mo kong kausapin ay bahala ka sa buhay mo. Habang patuloy pa rin nag-aantay ang dalawa kung sino ang unang gagawa ng first move, sina Yexel at June naman ay nagbibiruan ang may ito. At sabi ni Yexel, sana pare no, makatikim tayo ng inumin doon at masarap na pulutan. Sana naman ay pagbihan tayo ng mahal na prinsipe. At pangiti namang sabi ni June, oo nga pare, namiss ko na rin ang makapag-chill. Sana nga ay makapag-chill time tayo doon. Dumaan pa mga ilang minutong biyahe ay bumaba na nga mga ito sa isang daungan ng mga bangka. Sabi ni Roland, dito tayo sasakay pupunta sa ating destinasyon. Kaya naman, sana ay mag-enjoy kayong lahat. At pangiti namang sabi ni Zach, sigurado mag-enjoy talaga kami, mahal na prinsipe. At sabi naman ni Ashley, oo nga mahal na prinsipe, ngayon pa lang nga ay nag-i-enjoy na ako. At ayun na nga, sumakay ng mga ito ng bangka at mga oras na yun ay namangha na nga sila sa ganda ng paligid. Ingit nga sa kanila kaalaman na isa yun sa paboritong pasyalan ni Zach kasama ang mga magulang niya nung siya ay bata pa. Sila nga ay may-ari ng magandang resort na kanila pupuntahan. Maski itong si Roland ay walang kaalam-alam, pero nakikisabay lang ito sa mga pagpapanggap ni Zach. At sabi ni Roland sa kanyang sarili, grabe ang ganda ng mga view dito ah, ang ganda ng mga tanawin, pero wala pa rin talaga akong idea kung saan ba talaga kami pupunta. Habang nangmamangha itong si Roland, si Bebot naman ay ganun din. At nagsisigaw ito at sabi nito, oh ate, ang ganda-ganda naman dito. Ang ganda-ganda ng dagat at ang mga tanawin at ang mga bundok, ang lahat-lahat. At pangiti namang sabi ni Ashley habang kayakap nito si Bebot, oo nga bunso, at ang lamig-lamig din. Ang lahat nga ng araw na yon ay sobrang saya sa kanilang nasaksihan. Dumaan pa may ilang minutong biyahe ay mas lalo pa silang namangha sa kanilang nakita. At biglang sininya sa ni Zach itong si Roland nang ibig sabihin ay nakarating na sila. Kaya naman, magpatuloy lang nito ang kanyang pagpapanggap. Na maoras na yon nga na makita ni Angela ang tinginan at sinyasan itong si Zach at Roland ay napatawa na lang ito. At sabi ni Angela sa kanyang sarili, ay naku Zach, pinahirapan mo lang ang sarili mo. Kailan mo ba kasi sasabihin kay Ashley ang totoo mong pagkatao? Ako tuloy itong parang nahihirapan sa iyong dalawa ni Roland. Na makarating na nga mga ito ay tumambad nga sa kanila ang napakagandang resort. At sabi ni Roland, welcome sa napakaganda kong resort na pag-aari ko. Sana ay mag-enjoy kayong lahat dahil sobrang special sa akin ang lugar na ito. Simula na pagkabata ko ay paminsan-minsan lang ako nakakapunta dito. Pero isa ito sa pinaka-espesyal na lugar para sa akin. Sana ay mag-enjoy tayong lahat. Nang mga oras na yun sa pagsasalita ni Roland ay pautal-utal nga ito. Dahil nga sa pautal-utal na nagsalita itong si Roland ay muntik nang matawa itong si Excel at si June. Pati na itong si Angela. At sabi ni Angela sa kanyang sarili, ay nako, darating ang time na madudulas talaga itong si Roland. Pero in fairness ha, napagaling niya magsinungaling. Kaya mahirap magkaroon ng gintong klase ng boyfriend dahil siguradong puro kasinungalingan lang ang alam nito. Nang makatungtong na nga ang lahat sa isla ay agad silang sinalubong ng dalawang tao na kumuha ng mga gamit nila. At sinalubong din sila ng dalawang babae na nakangiti ang mga ito. Sabi ng dalawang babae, ilupos inyong lahat, alam ko na gutom na kayo. Kaya naman ay nakahanda na inyong pagkain. At pangiti namang sabi ni Bebot,
Talaga po, nakakatuwa naman. Gutom na po ako at gusto ko na pong kumain. At ayun na nga, agad naman silang pumunta sa pagkainan. At habang nakaupo na ang lahat, sina Zack naman at Roland ay parehong di mo palagay ang mga ito. At nasa labas pa rin sila. At sabi ni Ashley, teka lang, tatawagin ko muna itong si Zack at Roland ha para kumain ha. At pangitin mo, sabi ni Angela, naku Ashley, huwag mo na yung gagawin. Hayaan mo na sila mag-usap ng masinsinan ng mahal na prinsipe. Baka may sasabihin ang mahal na prinsipe kay Zack at mukhang seryoso ito. Mukhang seryoso ang kanilang usapan. At pangiti namang sabi ni Ashley, ah ganun ba Angela? Ah, oo nga no, parang seryoso nga ang kanilang pinag-usapan. Sabi naman ni Angela sa kanyang sarili, ay nako, pati tuloy ako ay marunong na rin magsinungaling. Kaloka ka talaga mahal na prinsipe. Habang hinay-hinay na nga ang nakaserve ang mga pagkain at habang nakaupo na nga silang lahat, si Bebot, si Excel, si June, si Angela at Ashley, si Zack naman at Roland ay masinsinan pa rin nag-usap ang dalawa. At sabi ni Roland, pasensya ka na mahal na prinsipe ha. Kanina dahil muntik na akong mahalata sa pautal-utal kong pagsasalita. Ang hirap pala magpanggap no, ang hirap pala ng ganito. At pangiti namang sabi ni Zack, okay lang yun Roland, bilib nga ako sa'yo eh. Kasi nalulustan mo pa rin ang mga mahirap na bagay na kagaya ng pagpapanggap na ginawa mo kanina. Pamunti ka na nga yun eh, pero huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng tiyempo mamaya. Baka sasabihin ko na kay Ashley ang totoo kong pagkatao. Na ako ang mahal na prinsipe. At dahil sa sinabi ni Zack, ay kinabahan itong si Roland. At sabi nito, sigurado ko ba dyan mahal na prinsipe? Parang kinakabahan ako ah, pero sige mahal na prinsipe, ikaw ang bahala. Kung yan ang nararapat. At nang matapos ng kanilang usapan, ay bumalik na nga ang dalawa sa loob para kumain na rin ito. At ayun na nga, masaya na nga ang lahat na nagsalo-salo sa isang litsyon at iba't iba pang mga pagkain kaya labis ang pagtatuwa nitong si Bebot sa mga pagkain na kanyang mga natitikman. Sabi nito, grabe ka talaga mahal na prinsipe, the best ka po. Sobrang natupad po ang wish ko na may litsyon. At dahil sa sinabi ni Bebot, ay muli nga nagtatawanan ang lahat. Pero ng mga oras na yon, ay nag-uumpisa ng kabahan itong si Zack at naganda sa mga sasabihin niya kay Ashley sa pagtatapat nito. Samantala sa kabilang banda naman ay nag-usap-usap rin sila Zabal at mga pangkat nito at sabi ni Zabal, ano na ba ang balita? Wala pa ba kayong magandang balitang ipaparating sa akin? Haramram? At palungkot mong sabi ni Ramram, patawad po pinunong Zabal pero naghahanap na po ako ng tamang tiyempo para maisahan at makuha ang mahal na prinsipe. At patawan mong sabi ni Zabal, tanga ka ba Ramram, hindi ka talaga maaasahan. Kaya naman sa araw na ito, ay ikaw Steve na ang atasan ko. Nadakpin ang mahal na prinsipe, maliwanag ba? At paseryoso mong sabi ni Steve, ako ang bahala dyan pinuno. Alam ko na alam mo na kaya-kaya ko yung gawin. At pangiti namang sabi ni Zabal, ikaw talaga ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Dahil ikaw ang kanakamay ko at naniniwala ko sa kakayahan mo. Pwede mo nang palitan ngayon si Ramram sa misyon na iyan para madakip na natin ang mahal na prinsipe. At paseryoso namang sabi ni Steve, ganun ba pinunong Zabal? Hayaan niyo ako nagawin ko ang tungkulin ko at ang mga espiya ko. Di ako mas mapapadali pa natin ang ating mga layunin. Ano kaya ang sunod na mangyayari? At masasabi na ba ni Zack kay Ashley ang kanyang tunay na pagkatao na siya ang mahal na prinsipe? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Once again, this is Ice Pick TV, mag-iwan sa salitang peace out.